Ngayon po ay ika-30 Lord's Day celebration at dahil po dyan, tuloy-tuloy po ang ating hindi ko masabing serye kundi tema ng pinag-aaralan sa umaga at hapon. Kaya na umaga po, napakaganda ng pinag-aaralan natin patungkol sa responsibilidad ng mga mamamayang Kristiyano sa paraan ng pagpili ng mga tagapanguna ng Estado. At ngayong hapon naman po, ito alinsunod pa rin po sa tema ng pagkilala sa kay Kristo Jesus. At tayo po ngayon ay bumabagtas na po sa pag-aaral sa pagpapakumbaba ni Kristo Jesus. At ang title po ng aking mensahe ngayon ay ang pagpapakumbabang walang katulad na dapat tularan. Ulitin ko po, ang pagpapakumbabang walang katulad na dapat tularan. Ay naiyak ko po lahat ay tumayo at basahin natin ang ating haliging salita sa aklat ng Filipos 2:5-8. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Hayaan niyo pong basahin ko po ito. Ito ang salita ng Diyos. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nais siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y sumandaling mahupo. Ito po ay hango pa rin po sa aklat ng Pilipos, kagaya ng mga nakarang pag-aaral natin. Ito po ay yung naisulat ni Pablo nung siya po ay naaresto. At pinapatungkulan po nito ang sulat ni Pablo para sa mga taga-Filipos na mga mananampalataya. At si Apostol Pablo nga po ay hinihinalang naisulat ito nung siya ay nasa Roma. Sa tema po ng ating aklat na binabasa ngayon sa Filipos, binibigyan po ni Pablo ang mga taga-Filipos ng pampalakas ng kanilang loob sapagkat napakahirap mamuhay sa mundong ginagalawan nila na sila ay napapailalim sa isang pagano o isang immoral na pamumuno ng imperyo ng Roma. Kaya po ito'y malaking encouragement sa mga taga-Philippian Church na patuloy silang manampalataya kay Kristo, maglingkod sa isa't isa at maglingkod sa Diyos. At patuloy sila na maging mapagmahal at ang pagmamahal na ito ay ini-express sa pagpapasakop sa isa't isa at sa pagtutulungan sa isa't isa. Ito po ay isang sulat na nagmumula sa kalagayang hindi maganda kung titignan natin sapagkat si Pablo po ay nagsulat nung siya ay anaresto at nakakulong na at para bang walang ano no, walang dahilan para magalak ka. Ngunit makikita natin sa aklat ng Filipos sa kapitulo 4 in Philippians chapter 4, doon niya binanggit that we should rejoice in the Lord always. At inulit pa niya, and again, I say rejoice. Ito po ay katunayan lamang na hindi naapektuhan ng ang kagalakan ni Pablo ng kanyang sirkumstansya. Ngunit ang kanyang kagalakan, the joy of his salvation is solely based on the finished work of Christ. Sa isang kasaysayan po, sa taong 480 BCE, pinangungunahan ni Haring Xerxes ng Persya ang isang paglusob sa Gresya. The Persian King, Xerxes, ay sumugod po sa Greece. Ito po yung classic na story ng 300 na kung saan 300 sundalong Griego, ang mga Spartans ay lumaban sa gera ng Thermopylae. So itinulak ng kanyang pagmamalaki at pagdanais na ipakita ang lakas ng kanyang imperyo. At matapos ang isang tanyag na tagumpay sa Thermopylae na kung saan tinalo niya yung 300 warriors ng Sparta, inaasahan niya ang madali at maluwalhating panalo sa Salamis sa pamamagitan ng kanyang hukbong pandagat.
So in his confidence, because he believes, King Xerxes believes that he is a deity, that he is a man god, isa siyang tao na Diyos, at dapat siyang katakutan, at dapat siyang manalo sa kahit anumang gera sapagkat napakarami ng kanyang sundalo at ng mga armas. At dahil po dyan, sa kanyang kayabangan, sinugod niya po yung mga Griego sa gera sa Salamis at sa pamagitan ito ng panghukbong dagat. Gayunman, ang kanyang pag-aangkin ay humantong sa isang malalang pagkakamali na panoorin ang labanan mula sa malayo. Ang mga Griego sa pamumuno ni Themistocles ay nagapi ang kanyang hukbong pandagat at ito'y nagpakumbaba kay Xerxes. In his miscalculation and in his pride, hindi siya sumugod, hindi niya tinulungan yung kanyang mga hukbong pandagat, nanood lang siya sa malayo because he's too confident in the might of his army. And that has been his downfall. His pride was his downfall. At dahil po dyan, ang kabiguan na ito ay ang nagtanda ng wakas ng kanyang nabigong kampanya sa Gresya. Sa madaling salita, hindi niya nasakop ang Gresya. Ito'y nakalaban ng matindi kahit may pagkatalo sa ilang gera ang Greece, eventually sila ay tinantanan din ni Haring Xerxes. At naglingkod ito bilang babala laban sa mapanganib na epekto ng pagmamalaki at pagkamayabang o mahangin. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, pinanalahanan sila na nagawing ehemplo at tularan si Kristo Jesus sa pagpapakumbaba. Bilang mananampalataya, hindi tayo ligtas sa tukso ng pagmamalaki o the sin of pride or the temptation of pride. Gaya ni Xerxes, iniisip natin na tayo ay nakatataas sa iba at kasama dyan ang pagmamataas natin na para ba tayo ang soberanya at Panginoon ng ating buhay. Tunghayan natin ngayong hapon ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa halimbawa ng pagpapakumbaba na pinakita ni Kristo Jesus. At dahil po dyan, nais kong ipabatid sa inyo ang aking mensahe. Ito'y medyo mahaba-haba, ngunit hayaan niyo pong basahin ko. Ang pagiging Kristiyano higit sa lahat ay hindi lamang pag-intindi sa teolohiya ng pagpapakumbaba ni Jesucristo. Ngunit ang pagtulad dito sa ating pakikitungo sa kapatiran at sa sanlibutan. Muli ko pong babasahin. Ang pagiging Kristiyano higit sa lahat ay hindi lamang pag-intindi sa teolohiya ng pagpapakumbaba ni Jesucristo. Ngunit ang pagtulad dito sa ating pakikitungo sa kapatiran at sa sanlibutan. Napakalaking trahedya po na tayo ay manampalataya bilang Kristiyano. Matutunan natin lahat ng sinasabi ng Biblia. Matutunan natin lahat ng ating creeds and confession, and yet we fail to follow the example of Christ. Our theology must proceed to our doxology. Ang ating teolohiya ay dapat dumiretso sa ating pagsamba. At ang ating pagsamba ay dapat kakitaan ng pagpapakumbaba. Sinabi ni Pablo sa mga sinulat niyang talata sa Roma 12:1, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, for this is your spiritual act of worship. Titigdan natin ang pinakitang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo na kung saan siya ay nagligtas sa atin dahil sa kanyang biyaya at habag. At sa ating pagtingin sa ginawa ni Kristo Jesus, magsilbi itong isang pagpapatunay na merong kagandahang loob ang Diyos sa atin at ito'y sa kanyang pagpapakita ng pagpapakumbaba. At ganun din ang inaasahan sa sinabi ni Pablo, inaasahan tayong i-offer, ibigay, isuko, isakripisyo ang ating mga katawan gaya ng ginawa ni Kristo Jesus bilang buhay, hindi patay. Si Kristo Jesus ay buhay at siya ay pinatay. At dahil sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, tayong mga patay ay nabuhay.
At dahil tayo ngayon ay buhay na kay Kristo, tayo ngayon ay na kay Kristo Jesus at nabubuhay bilang Kristiyano, hindi na tayo patay sa ating mga kasalanan, tayo po ay sinasabihan ni Apostol Pablo na yamang ikaw ay buhay, ialay mo ang iyong buong pagkatao, ang iyong katawan bilang buhay na sakripisyo. A living sacrifice. And any sacrifice entails humility. Kinakailangan ng pagpapakumbaba kung ikaw ay magsasakripisyo. At dahil po dyan, pinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia sa Filipos, na kung kayo ay nakaranas ng kabutihan sa Panginoon, kung kayo ay nakaranas ng mabuting bunga ng kaligtasan, dapat tularan ninyo si Kristo sa kanyang pagpapakumbaba. Sapagkat sa atin bilang mga mananampalataya, dumarako tayo sa isang pagkakataon dahil sa ating kayabangan. Nakakalimutan natin na tayo lamang ay mga tagapagsalo ng benepisyo ng biyaya ng Diyos. Napakalaking problema ng isang Kristiyano ang kasalanan ng pagmamataas. The sin of pride is the sin of Satan. It is the sin that brought down the one-third of angels together with Lucifer. Dahil po dyan, napakalaking warning ang binibigay sa atin ng Diyos. Napakalaking warning na makita natin na hindi nagbibiro ang Diyos pagdating sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay. Hindi po siya nagbiro, seryoso ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at kung papanong sinabi niya, Panginoon, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Seryoso din ang Panginoon na sinasabi na tayo ay gumaya sa Kanya. Kaya po, babasahin ko po sa Ingles ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos bago niya pinakita ang ehemplo ni Kristo. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Parang inelaborate ni Pablo dito yung sinabi niya sa Roma. In view of God's mercies, sa pagpapakumbaba, pinakita ni Kristo ang kanyang awa at habag. At habang tayo tumitingin pabalik sa ginawa ni Kristo para sa ating mga makasalanan, kung merong pagbibigay ng encouragement sa atin at lahat ng magandang bagay, sinasabi ni Pablo, buhin yung aking kagalakan. Complete my joy by being of the same mind. Having the same love. Being in full accord and of one mind. Isang pag-ibig, isang kaisipan, at nagkakaisa. Napakadali pong magkaroon ng strife sa loob ng isang iglesia. Napakadaling magkaroon ng hidwaan. It's just a matter of one person forgetting about what Christ did on the cross. Pag tayo nakakalimot, doon nagsisimula ang ating pagbagsak. Kaya po ang sabi ni Pablo, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay na nagpapakita na ikaw ang prominente, na ikaw ang importante, na ikaw ang dapat masunod. Hindi ito patungkol sa nais mong mangyari. Hindi ito patungkol sa nais mong maganap sa iyong kalooban. Kaya pinatuloy ni Pablo ang kanyang sinasabi. Ang sabi po niya dito, but in humility, count others more significant than yourselves. Tratuhin mo na mas mahalaga yung iba kaysa sa sarili mo. Paano ito magaganap? Paano ito ma-achieve? Sa pagyayabang? Sabi ni Pablo, in humility, sa pagpapakumbaba.
Doon nang gagaling si Pablo sa pagpapakumbaba. At bago niya ipakita ang ehemplo ni Kristo, dumiretso siya by saying, verse 4, "Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others." Huwag lamang yung mga bagay na patungkol sa inyo ang inyong bantayan, ang inyong tignan. Ano bang makabubuti sa akin? Ano ba yung pabor sa akin? Hindi lang daw yun. Kundi ang tignan mo yung nakabubuti sa iba. Yung sabi ni Pablo, huwag kang maging makasarili. Huwag mo lang tignan ang iyong sarili. And Paul continued, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus." Kakaiba yung sinabi ni Pablo dito, no? Have this mind among yourselves. Magkaroon kayo ng ganitong kaisipan. Sabay sinabi niya, which is yours. This is your mind in Christ Jesus. But the problem with us Christians, we don't mind this mind. Sinasantabi natin kung minsan o kadalasan, kaya tayo bumabagsak sa kasalanan ng kayabangan, sinasantabi natin yung kaisipan kagaya ni Kristo. Kaya sabi niya, pinapala sa mga taga Filipos, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in the human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, yes, even death on a cross." Grabe po. Bakit? Sa aking pag-aaral sa humility ni Christ, in His humiliation, simula nang siya'y sinugo ng Ama, puro pagpapakumbaba ang kanyang ginawa. He is high and lofty in the position as God, as the second person in the triune God. Napakaganda ng kanyang posisyon. Ngunit siya'y nagpakumbaba, sinunod niya ang kalooban ng Ama, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun ang kalooban ng Ama, ibigay si Kristo Jesus sa mga taong walang kakwenta-kwentang makasalanan na hindi na kaya iligtas ang kanilang mga sarili. Kaya sabihin mo sa akin, meron bang puwang ng pagmamalaki at kayabangan sa iglesyang ito o sa kahit sinong mananampalataya? Recently, may mga advancement in the realm of ang tawag doon, yung pag-aaral ng mga bituin, astronomy. I think it was Brother Dennis ang nagsasabi sa akin, "Pas, alam mo na ba yung James Webb Telescope?" No, niyayabang niya sa akin, joke. "Alam mo na ba to?" ni-share niya lang sa akin na grabe yung advancement ng optics ngayon, ng telescope. Napakalinaw na ng mga constellations, ng mga galaxies, ng mga planets. Dahil mo makikita. Ang nakakatawa, habang nag-a-advance ang technology, yumayabang ang tao. O kita mo to? Ang galing namin. Nakagawa kami ng teleskopyo na maaabot ng pinakamalayo at pinakamalawak na kalawakan. May maling perspektibo. Hindi nare-realize ng tao that all the more we advance in technology, all the more we must feel minuscule. Mas makita natin kung gaano tayo kaliit. Dahil sa lawak at laki ng sanlibutan at ng kalawakan, maliliit ka. The other day, I was looking at this picture. It was a picture of the Alps. At yung laki ng bundok, napakaliliit ng mga puno. Alam niyo yung mga puno na pines, napakaliliit na lang tignan. Malaki ako. I am big by weight. Whenever I see the grandiose of the mountains and the trees and the valleys and the universe, I feel really small. Kaya habang pinag-aaralan ko ito, mga kapatid, I'm just imagining Jesus Christ as God condescended, humbled himself. He came down to us.
He came to our level. Tayo, mayabang tayo eh. I will not stoop down to your level. Yabang natin, no? But Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of all flesh, the Almighty God, He condescended. Nagpakumbaba siya in His state as God. Sa kanyang katatayuan bilang Diyos, nagpakumbaba siya. He took on flesh. And from then on, when He was born and He was birthed, yung siya'y pinagbubuntis ni Maria, puro na lang kahihiyan, puro na lang pagpapakumbaba at kapahiyaan ang kanyang dinadanas. Siya ay nagpakumbaba at siya ay naging tao. At sa kanyang pagiging tao, hindi lamang siya namuhay bilang tao, ngunit sinabi po dito, siya ay namuhay bilang isang alipin. At tatanungin kita ulit, ano nga bang posisyon mo? Sino ka nga ba? Sino nga ba tayo? Nakakalungkot mga kapatid, sapagkat napakadali nating bumagsak sa ganitong kasalanan. Kasalanan ng kayabangan dahil ang taas ng tingin natin sa ating mga sarili. Kaya hindi lamang sapat na matutunan natin ang teolohiya. Kailangan natin makita kung paano ma-apply ang ating teolohiya sa ating buhay. Kaya sinasabi ni Pablo, gayahin niyo ang pinakita ni Jesucristong halimbawa. Kaya ang unang punto po ngayong hapong ito na ang pagpapakumbaba ni Kristo ang dahilan ng iyong kaligtasan. Napakayabang nating isipin, kaya ako niligtas ng Diyos because I'm special, I'm highly favored. I'm a child of God. No! Before He adopted you into His kingdom, you're worthless. You're filthy. You're sinful. Wala ni isa man magtatanggol sa'yo. Kay napakawalang kwentang makasalanan. Tayo ay napakawalang kwentang makasalanan. Nagrebelde tayo sa isang banal na Diyos. Salamat na lang. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos na siya'y nagpakumbaba. Biligay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang pagpapakumbaba na kaakibat ang pagdurusa ay naranasan ni Kristo. Simula na siya ay nagkatawang tao, puro pagdurusa ang kanyang dinanas. At ang pagdurusa na ito ay araw-araw niyang nararanasan. Ang isa sa pinakamalaking pagdurusa ay hindi yung physical na paghihirap, kundi yung pagkalayo niya sa posisyon ng Ama. Sa ating binasa kaninang talata, ang sinabi po, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, siya ay Diyos. Hindi niya ito pinagpilitang manatiling kapantay ang Diyos. He has all the right. He is entitled to be there with the Father God. Ngunit siya ay nagpakumbaba. Hindi niya pinagpilitan. Hindi niya inassert yung kanyang right. Pero tayo hindi lang nabigay yung ating ketchup. Pag umorder tayo sa McDo, nagagalit tayo. Wala lang tissue. Nagagalit na tayo. Bakit ganun tayo mga tao? Ito'y dahil mayayabang tayo. Dahil kasalanan natin ang kayabangan. Muli si Kristo Jesus. Puro pagdurusa ang kanyang natamo nung siya'y nandirito sa lupa. At ang pagdurusa nito ay nagtungo hanggang sa kamatayan. At ang kamatayan ay hindi lamang siya binangungot o nakalimutan huminga. Namatay siya ng karumal-dumal na kamatayan. He died the most gruesome death that anyone could imagine. The death on the Roman cross. I have to emphasize the Roman cross. Because the Roman soldiers are notorious for torture. Alam nila kung paano kasaktan, kung paano kapahirapan, kung paano i-extend yung iyong paghihirap para lubusan mong maranasan ang paghihirap na ito. Kaya tandaan mo, kapatid, ang pagpapakumbaba ni Jesucristo ay nagbunga ng kaligtasan. Dahil nagpakumbaba siya, naligtas tayo. At ang niligtas ay nagbubunga naman ng kapakumbabaan.
Baka hindi po natin naintindihan. Si Kristo Jesus, nagpakumbaba, ikaw ay naligtas. Ikaw na niligtas niya, magbunga nga ikaw ng kapakumbabaan. Pangalawang punto natin ngayong hapong ito sa kanyang pagpapakumbaba, isa siyang haring alipin. Diyos na tao, na lahat ginanap ni Jesu Kristo. Siya isang hari, ngunit nabuhay siya bilang alipin. Siya'y naglingkod. Naghugas siya ng paa, ng duming paa ng mga apostoles. Siya'y nagpakain. Siya'y nakisama sa mga makasalanan. Siya'y nagutom. Nakaranas ng lahat ng paghihirap. Habang siya'y namumuhay bilang asang alipin, any moment sa kanyang pagiging alipin, eh pwede niya nalang kalimutan na yun dahil sa pagkakataong yun, taglay pa rin niya ang kanyang pagkadiyos. Hindi na wala ang kanyang pagkadiyos, ngunit isinantabi niya ang kanyang karapatan bilang Diyos. Ganun lamang ang kanyang pagpapakumbaba at pagmamahal sa Ama. Inibig niya ang Ama ng tuluyan. Nung siya'y sinugo, siya'y nagkatawang tao. Kagaya mo at kagaya ko, maaring ilan sa atin dito, mas maaga sa siyam na buwan, pinanganak, o mas later, si Kristo Jesus ay dinaanan ang pagiging sanggol. A helpless babe bilang tao. Umasa siya sa kanyang magulang. Dahil siya'y tao, sa loob ng siyam na buwan, siya'y nasa sinapupunan ni Maria. At nung siya'y pinanganak, kailangan niyang umasa sa pag-aalaga ng kanyang magulang. Alam niyo ba kung gaano kahirap yung pagpapakumbabang yun? Ikaw ang naglalang sa tao. Samantalang ikaw naglalang at ikaw ay aalagaan ng nilalang mo. Nagpapakumbaba ka. Hindi natin ito lubos maintindihan. Pero lubos tayong naiintindihan ng Diyos dahil naranasan niya ang naranasan natin. Naranasan niyang mauhaw, naranasan niyang magutom, naranasan niyang umiyak bilang sanggol, naranasan niyang umiyak bilang siya'y isang matanda. Naranasan niyang kumain, naranasan niyang magutom, naranasan niyang mapagod. Lahat ito'y naranasan niya. Kaya kung hindi mo man siya maintindihan, paano ka naging Diyos kung tao ka? That's not a problem. You know why? Because He understands us. Naiintindihan niya tayo. Alam niya ang pinagdadaanan natin. At dahil sa pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo, naiintindihan niya tayo. At dahil doon tayo makalalapit sa Kanya, nandyan ang Kanyang awa, nandyan ang Kanyang biyaya. Kaya tandaan natin mga kapatid, sa pagpapakumbaba ni Kristo Jesus, hindi naalis ang Kanyang pagiging Diyos, bagkos sinuko niya lamang ang Kanyang kapantayan sa Diyos Ama. Wala kang isusuko kung hindi ito sa'yo. Pag sinabi ng pulis, taas mo ang kamay, isuko mo ngayong armas. Wala ka na mailalabas na armas kung wala kang armas. At sa pagpapakumbaba ni Kristo, isinuko niya yung karapatan niya na maging kapantay ng Diyos Ama dahil siya ay Diyos. At dahil doon, tayo ay naabot ng Diyos. Sa kanyang pagpapakatao, sa kanyang pagiging tao, pinanganak na tao, namatay bilang tao, nabuhay na mag-uli bilang tao, tayo ay makaka-relate sa Kanya. Sa ikatlong punto, ang kamatayan ni Kristo Jesus sa Kalbaryo ay ang larawan ng pinakamababang pagpapakumbaba. Taranasan niyo na ba yung hiyang-hiya kayo? Yung wala na kayong mukhang iharap? Yung gusto mo na lang matunaw? Ang Panginoon sa Jesucristo ay hindi natunaw, siya'y dinurog ng Ama. Dinurog siya dahil sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Tulad ng ibang mas bababang pagpapakumbaba doon dahil wala siyang kasalanan. Hindi siya'y nagsinungaling. Hindi siya'y nagmalaki. Hindi siya yung gumawa ng kasalanan. Hindi siya yung pumatay. Hindi siya yung nagnakaw. Hindi siya yung nagsinungaling. Tayo yun. Ngunit siya ang nagtaglay ng lahat ng ating kasalanan. Walang bahid, dungis at kasalanan, ngunit nahatulan ng kamatayan. Samantalang tayo nandirito,
Nanguhusga tayo ng ating kapwa, ng ating kapatid. Pero ang Panginoong Jesucristo, nung tayo tumutuya sa Kanya, habang ginagawa natin ang pinakapaborito nating kasalanan, ang sinasabi niya sa Ama, patawarin Diyos sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito klaseng pagpapakumbaba pa ang pwede pa nating makita. Naligtas ang karapat dapat parusahan at ikaw yun at ako. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, hindi ka naman dapat iligtas. Hindi ka naman dapat nandirito. Kung minsan din natin panahahalagahan yung upuan na kinalalagay natin sa iglesia, na para bang, I don't need this. Gusto ko nang umalis. May mas mahalaga pa akong gagawin. Pero hindi mo alam, napaka-pribilehyo mo. Nandyan ka, naririnig ang ebanghelyo, naririnig ang salita ng Diyos. Patuloy kang nililigtas at pinababanal ng Panginoon Jesucristo kahit hindi ka karapat-dapat. Karapat-dapat tayong mamatay. Karapat-dapat tayong parusahan. Pero tayo niligtas niya. Kaya tandaan mo kapatid, kung ang Diyos ay nagkatawang tao at nagpakumbaba, sino tayo na mag-asal Diyos o makapangyarihan? Tayo minsan ay namumuhay bilang mga Diyos-Diyosan na tayo, patunayan mo Diyos. Patunayan mo sa akin. Ginagawa nating Diyos ang ating mga sarili na tayo ba ang may makapangyarihan sa lahat o soberanya sa lahat ng bagay. Kaya sa aking pagtatapos, nagpakita ang Panginoong Yesus ng ehemplo ng pagpapakumbaba para ating tularan kung nais natin makuha ang kanyang wangis. Magpakumbaba tayo at mamatay sa ating sariling mga kasalanan upang tamasain din natin ang kalwalhatian na inihanda ng Diyos para sa atin. Since Jesus Christ died on the cross for our sins, then let us die daily for that remaining sin in us. Pagpakumbaba natin to sa Panginoon, huwag natin pagmalaki, hindi, mas mabait ako sa Kanya eh. Mas mabuti yung ginagawa ko sa Kanya eh. Hate your own sin before you hate the sin of others. Repent for your own sin before you tell others to repent. Humble yourself before the Lord. Let us repent of our sins. Gayahin natin ang pinakita ng Panginoong Jesucristo na ehemplo ng pagpapakumbaba. Bilang hamon, kinakikitaan ka ba ng kapakumbabaan o mas kinakikitaan ka ng pagiging Diyos-Diyosan? Paano ba tayo umasta? Do we feel holy than others? Do we feel better than others? Do we think we know better than others? Hindi ka Diyos. Kaya magpakumbaba ka, gaya ni Kristo. Pangalawang hamon, nagpapasakop ka ba o nananakop? Sinabi ni Pablo, magpasakop kayo sa isa't isa, magpakumbaba kayo sa isa't isa. O nandun ba tayo sa parte ng ating buhay na gusto nating magdomina? Gusto nating maging prominente? Gusto natin lagi tayo nauuna? O willing ba tayo magpakumbaba at magpasakop sa ating kapatid? Papasakop ka ba sa iyong asawa? Sa iyong magulang? Sa iyong amo? Pakumbaba tayo. Para sa mananampalataya, ikaw ay tinubos ng Panginoong Jesucristo. Ikaw ay inaasahang mamuhay kagaya ni Kristo Jesus. Hindi sa paghahari tumulad, ngunit sa pagpapakumbaba. Kaya magpasakop ka. At para sa mga hindi mananampalataya, ang pagmamataas mo ay pagmamataas sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kayabangan mo na feeling mo habang buhay kang mabubuhay, na para bang walang paghuhukom, yan ang pagmamalaki laban sa Diyos. Ikaw ay nagkasala laban sa Kanya. At ang iyong kasalanan ay karapat dapat lamang parusahan. Ngunit sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus na namatay sa krus para bayaran ang iyong sala. Magsisi ka at manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. Magpakumbaba ka ngayon at hindi bukas. Tayo po'y manalangin.
aming Diyos. Sa tuwing aalalahanin namin ang ginawa ng yung bugtong na anak na si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, dalangin namin, makita namin ang kanyang kahalagahan, hindi ang aming kahalagahan. Maalala namin na kaya siya ang nagbayad, hindi dahil mahalaga kami, kundi dahil napakamahal ng aming pagkakautang sa inyo. Na kinakailangan isang Diyos na walang bahid, tungis ng kasalanan, isang kordero na walang batik, walang dumi, ang kinakailangan magbayad ng aming pagkakasala. Malala din namin, Panginoon, na kami po ay niligtas ninyo. At marapat lamang na tumulad kami sa pagpapakumbaba ng iyong anak na si Kristo Jesus. Mamuhay kami nawa, Panginoon, na tinitigdan namin ang ehemplo ni Kristo Jesus. Nagpapatawad, nagpapakumbaba, nagpapakahuli. Salamat, O Diyos, dahil ito ay isang ehemplo na nakikita namin, nararanasan namin, at wala kaming dahilan para sabihin namin hindi namin alam kung papaano. Kaya, O Diyos, samahan niyo kami. Bigyan niyo kami ng kalakasan na magpakumbaba at gumaya kay Kristo Jesus. Dalangin namin maging evident ito, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, sa aming pagsasalita, sa aming pag-iisip, sa lahat ng aming gagawin, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya at habag. Patuloy kang maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at ating basahin ang ating corporate confession.